Kumusta MPips and welcome sa Kabilog Channel. Isang buwan na po akong hindi nakapag-update dito sa YouTube channel natin at sobrang humihingi po ako ng pasensya sa inyong lahat dahil hindi po talaga nagkakatugma-tugma yung schedule at busy po talaga din yung factory na napasukan natin dito sa South Korea. For today's video po, ito po ay reply ko kay Redem Minoktan 8544 sa request niya na i-update ko yung nilipatan namin sa kabilang factory noon. Ikukwento ko na lang sa inyo yung nangyari sa amin doon para mas malinawan kayo or ma-update ko kayo kung ano nga ba yung nangyari. Pagkalipat po kasi namin doon, okay naman, dinala namin yung mga gamit namin, mga pagkain namin na nag-grocery. Before kami lumipat, dinala namin doon dahil may mga ref naman doon, pwede kang mag-stop. Nung pinakaunang araw, na-assign pa ako doon sa isa sa pinakamadaling part, yun po ay nag-uusog lang ako ng kahoy. Napakadali lang po. Pero, sa unang araw pa lang po, ako po ay nasigawan na po doon. Ang sigaw sa akin nung isang lalaki doon na mag-gloves daw ako bago ako pumasok. So hindi niya naman ako kailangan sigawan, pero nasigawan niya ako. Wala pa namang makinang umaandar kaya sigurado ako na maririnig ko naman siya agad kahit hindi niya ako sigawan. So nung nangyari yon, so parang kinibit-balikat ko lang yon, parang hindi ko muna siya pinansin na parang okay, parang kasi sa totoo lang yung mga Pinoy dito sa unang factory is alam na nila na may mga tao doon na medyo racist. Kaya binalaan na kami nila doon. Binalaan na nila kami bago pa kami pumunta doon. So, nung araw na yon, okay, nasigawan ako. Sabi ko, baka ano lang, baka siguro malayo lang siya sa akin. So, hindi ko muna siya masyadong pinansin. Dumaan yung isang buong araw, naging okay naman lahat. Sabi ko, uy, magaan pala yung trabaho dito. Madali pala yung trabaho natin dito kasi biruin mo dito sa factory na to. Sa unang factory ng amo namin dito, napakahirap talaga ng trabaho namin dito. Sobrang hirap. Kung papansinin niyo yung katawan ko, yan o. Tapos ang dami na rin talaga nagsasabi sa akin na talagang pumapayat na talaga ako. So magkaganon pa man, kahit mabigat yung trabaho, okay lang sa akin dito. In the next day, yung makina na pinastahan ko hindi gumana. Hindi siya pinatakbo. So sa kabila kami pupunta. Yung tatawag na midyang part. Ito yung mga nagdidikit ng mga kahoy. Kunwari, tabla yan. Tapos ididikitan nila ng design. Parang ganun. So yun. May yung isang lalaki doon na medyo mataba. So yung ninigaw sa akin ng first day. So nung second day, yun nga yung second day, siya pala yung mag-handle sa akin ng araw na yon. Okay. Actually, dalawa kami ng kasama ko. Ang nangyari kasi noon, pinapalabas niya ako doon sa may parang putulan ng kahoy. Pero paglabas ko yun, sabi niya, pumasok ako ulit sa loob. So pumasok ako ulit sa loob. And then, bigla niya akong sinigawan. Sabi niya, Moheyo, sabi niya. Nag-yo naman siya. Pero pasigaw. Pagkaintindi ko, akala ko ba pinapapasok ba ako? Tapos ngayon, tatanong mo kung ba't anong ginagawa ko, parang ano. And then sabi niya, lumabas daw ako, doon daw ako tumulong sa kabila, sa likod. Eh sa labas, kasi doon nga yung cutting ng mga plywood. Okay, lumabas na naman ako. Tapos maya, pinapasok ulit na naman ako kasi tapos na yung cutting namin. Sa loob naman daw ulit ako, and then, doon naman ako sa padikitan. Pinakatrabaho ko doon, kapag may lalabas na plywood, tapos may mga, di ba may pandikit na kasi yun, automatic may maglalagay na pandikit. Pag may mga part doon na hindi ko, na walang pandikit, kailangan tanggalin. Kailangan ikalat ko yung pandikit. So, kinakalat ko siyang ganun. Tapos, bigla siyang sumigaw ulit. Sabi niya, yeah! Ano, hindi. Tapos, hindi daw pwedeng ganun. Dapat daw, ganun lang. So, wala naman siya kasi yung tinuturo na dapat ganito, dapat ganyan. Wala naman silang tinuturong ganun. Tapos bigla siyang nagmura na, Shiba, gumanon siya sa akin. So ako siyempre parang,
hindi ako sanay ng gano'n na may nagmumura sa akin. Sabi ko gano'n, hindi ako sanay na may nagmumura sa akin na parang ang hirap na nagtatrabaho ka tapos may ganong nangyayari may ganong mga tao sa paligid mo. And then napansin ko din yung ibang mga lahi doon, yung Nepal na dalawa, ganun din yung trato niya. Sobra talaga siyang racist, and then napaka-bully niyang tao. So sa akin, hindi, sabi ko, kung ganito niyo kami itatrato, nirequest niyo lang naman kami. Kumbaga, hindi naman talaga ito yung factory na dapat pagtrabahuan namin. Parang, ang nangyari kasi doon, yun nga, nakwento ko na sa first video na nagbakasyon yung dalawang Pinoy. Kaya, kinuha kami dalawang bago dito. Bakit ganito yung trato nyo sa amin? Nirequest nyo lang naman kami. Ang iniisip ko, baka hindi rin alam nung mga bosses dito. Kaya, kaya sabi ko, i-report ko to sa dito sa factory na to. I-report ko na ganun ang ginagawa nung lalaki na yon. And then, nung nag-break na ng tanghali, hindi pa tanghali yun eh. Nag-break na ng 10:30 kasi nag-break every 2 hours nag-break dito. Nag-break na ng 10 minutes. Nag-chat na ako dito sa kasama ko na hindi na kami papasok bukas. 'Di ba second day 'yon? Kinabukasan is third day. Sabi ko sa kanya, hindi na kami papasok dito bukas kasi hindi namin nagugustuhan yung paano kami tinatrato. Hindi namin deserve kasi siyempre una-una hindi naman siya amo eh. Tauhan lang din siya, 'di ba? Parang sa akin, sa isip ko, ba't ganyan ka magtrato eh? Paswelduan ka rin naman eh. Hindi ka naman may-ari. So ang sakit lang sa part namin or part ng mga EPS sa mga ganitong pangyayari na para tayo masyado dinidiscriminate. Masyado tayo dinidiscriminate ng mga taong mga paswelduan din naman, sa totoo lang. Umasa din naman sa company. Yun ang hindi ko matanggap din kasi kung amo kita, ikaw magpapasahod sa akin, sige, sigawin mo na ako, okay lang sa akin. Siguro matitiis ko, pero in the long run, parang mawawala din rin ako sa company, parang ganun. Kasi medyo madamdamin po tayo. Ewan ko, siguro pag Pinoy ganito, ayaw nung masyado sinisigawan kasi kung tama naman yung ginagawa mo. And then kinausap na rin namin yung mga Pinoy doon kasi may mga natira pang Pinoy, mga ex-core. Ganun daw talaga yung ugali nung Korea na yon. And then talaga naninigaw. In a third day na, para mabilis tayo. Sa third day, pumasok pa rin naman kami. Kasi ang sabi sa amin nung mga Pinoy doon na huwag kayong basta-basta hindi papasok. Kasi baka mangyari balik na rin kayo. So ayun, pumasok pa rin naman kami. Pero ni third day, dumating na yung pinaka panjang nim namin dito pumunta na doon. At kinausap na ako at din yung isang kasama kasi nasa taas yun. Kinausap kami na sino yung naninigaw, bakit may nag-aaway ba, parang ganun. Sabi na, ang sagot ko lang sa kanya is ayoko na po dito. Gusto ko na pong bumalik sa company natin or sa factory natin, sa dati kong pinagtatrabaho na factory. So yun, siguro kinausap niya yung bosses doon, and then yung mga heads doon, and then napagkasundo nila na ibabalik talaga kami within after ng duty namin sa hapon 5:30. Ayun, and ang nangyari bago mangyari yung pag-uwi namin is kinausap muna kami ng mga bosses doon na ano bang nangyari, bakit ayaw niyo na magtrabaho dito, bakit gusto niyo na bumalik sa kabilang factory. Yun nga, piniliwanag namin na sinisiguan po kasi kami, tapos nagmumura po kasi yung isang tauhan nyo, tapos pinalapit yung mataba na yun sa amin na ito ba, siya ba yun? Sabi, opo, siya po yung naninigaw, siya po. Talagang straight to the point talaga pinagharap nila kami. And then, sabi ko, siya po yung naninigaw, siya po yung nagmumura, ganyan. Tapos, ang pagkakaintindi ko lang, sabi nung isang boss doon, parang nasigawan lang kayo. Parang ganon.
Parang ganun yung tono niya sa amin, na parang kasi talaga sa totoo lang normal na mga Koreano po talaga is talagang naninigaw. Parang normal na sa kanila may naninigaw talaga. Para sa kanila, hindi na siya masyadong issue na sinigawan ka. Pero kasi sa akin, hindi lang na magsisigaw yung ginawa niya, nagmumura talaga siya. Saka sobra siya, parang konting galaw mo lang na konting mali mo lang, sisigawan ka na agad niya. So, parang bantay na bantay yung mga galaw mo. Parang ang hirap kumilos pag mga ganun. Hindi mo magawa yung dapat mong gawin kasi baka magkamali ka. Yun ang iniisip mo kasi baka masigawan ka na naman. Kaya, yun. Nung hapon na yun, kinuha na kami ng pinakapanjang name namin and then iniwi na kami dito. So ayun, ano na yun, siguro 10 buwan mahigit na or lampas 10 mahigit na po nang nakaalis kami doon. 3 araw lang po kami doon at hindi po kami nagtagal talaga. So sa mga EPS aspirants na gustong pumunta dito sa South Korea, ang masasabi ko lang sa inyo, hanggat wala naman kayong ginagawang masama, hanggat sa palagay nyo tama naman yung mga ginagawa nyong trabaho at patuloy pa rin yung pagsigaw sa inyo, patuloy pa rin yung pamumura sa inyo, mayroon po tayong rights na umayaw na sa trabaho. At pwede nating ireklamo yon, kasi hindi siya maganda sa mental health natin. Ang hirap na lagi ka na lang nasisigawan, lagi kang may iniisip ng mga bagay-bagay, tapos nakakatamad pumasok pag mga ganun pangyayari. So yun, sa mga aspirants dyan, kung may mapuntahan man kayong company na ganun or factory na ganun, siguro hanggat kaya nyo pa, pagtiisan nyo na lang, pero pag hindi nyo na kaya, saka na kayo magsabi. And sobra akong nagpapasalamat kahit napakahirap ng trabaho namin dito, walang ganong mga tao na naninigaw sa amin. So para sa akin, mas kahit mahirap yung trabaho, kaya naman, kinakaya naman, basta walang naninigaw, mas okay na ako dun sa mahirap kaysa dun sa madali, pero hindi naman mapakali yung loob natin. So ayun lamang MPips ang video ko today. Sana nabigyan ko kayo ng konting hagin ng aking experience dito sa pag-Korea natin. Hopefully, mag-like or share mo naman itong video natin. Salamat muli sa inyong pag-tutoks. Salamat, bye-bye!